Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Masama bang lumaban para sa bayan? Masama bang ipagtanggol ang bayan sa pangabuso at pangapi? Masama bang magsalita para sa takot mga tuwiran? Tunay nga may masayang mga alaala. Ngunit kasalanan bang may tuturing na ilantad ang mga katiwalian na nangyari sa ating bansa? Krimen bang may tuturing ang nagpakabayani para sa ating inang bayan? Sa murang edad, di ko maintindihan ang patakaran meron ang bansa. Dito ay napagtanto ko na ang patakarang meron ang bansa. Nabagkus, maaaring maging tama ang mali at ang batas ay hindi para maituwid ang mali, kundi para may sa katuparan ang sarili nilang nilalayan. Ako si Rizal, lumaban ako para sa ating inang bayan at ito ang aking kwento. Malapit ng madaling araw ng Miyerkules, taong 1861. Maguluman ang Pilipinas ay isang maliit at mahinang bata ang naluwal sa ating bansa na siya palang magiging pambansang bayani. Ah! Ang sakit, Kikoy! Kikoy! Mahal! Mukhang manganganak na ako. Sandali lang po. Tatawag na ako ng komadrona. Aray! Kikoy! Aray! Yuri! Yuri pa! Kumuha ka ng mainit na tubig. Sandali aray lang at ako'y kukuha na. Ito na po. Yuri! Sige! Lumaban ka! Alito na ang iyong anak. Tatlong taong gulang pa lamang si Rizal nang simulan ng kanyang ina at panganay na babaeng kapatid na turuan siyang bumasa ng Tagalog, Espanyol at Ingles. Natuto na rin siyang magdasal sa murang edad pa lamang. Anong ginagawa niyo, inay? Tinuturuan ko si Pepe magbasa. Ah, sige, turuan natin si Pepe. Basahin mo to, anak. Ah. Ah. Ba. Ba. Ka. Ka. Si Doña Teodora at Saturnina ay siyang unang guro ni Pepe at nagturo ng mga kaalaman at magandang asal kay Pepe. Si Don Francisco naman ay gumawa ng kubo para kay Pepe upang dito siya makipaglaro sapagkat sa kahinaan ng kanyang katawan. Apat na taong gulang si Pepe nang una niyang maranasang masaktan at umiyak dahil sa pagkasawi ng kanyang mahal na kapatid na nagngangalang Concepcion. Mahilig magbasa ng libro si Pepe at kinalaunan ay natuto na rin siyang magsulat ng sarili niyang tula
sa murang edad pa lamang. Hunyo 18, linggo ng hapon, ay pinapunta na si Pepe sa binyan na siya namang inalalayan ni Pasiano. Bata pa lamang ay mulat na si Rizal sa hindi pantay na pagtrato ng mga Espanyol sa kapwa niya Pilipino. Sinundan pa ito ng impluwensya ng kanyang kapatid na si Pasiano. Nasaksihan ni Pasiano ang hindi tamang pagtrato sa mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Ikaw, Jose, may alam ka bang salitang Kastila? Kaunti lang po sa inyo. Eh, sa Latin? Kaunti lang po sa inyo. Maliit ka pa nga na bata. Kaunti lang ang iyong alam. Akin na daw ang iyong kamay. Bakit po, maestro? Para bumaon na sa utak mo ang dapat mong matagal ng alam. Hoy Rizal, este Chongo. Chongo, Chongo, Chongo. Ako Chongo, kayo naman bangus, bangus. Mahalin na bangus kaysa naman sa'yo. Maitim na, pandag, at walang alam. Walang alam, walang alam, walang alam. Gusto mo away? Oo. Oh. Lahat ng tatalikod sa Espanya ay makasalanan. Bitayin sila! Ba't niyo ako papatayin? Wala akong kasalanan. Hindi ako traidor. Hindi ako traidor! Nalungkot ng husto si Pasiano sapagkat nasaksihan niya ang pagkitil sa buhay ng tatlong pari dahil na rin malapit ang gumbursa sa kanya at sa kanilang pamilya. At dahil doon ay pinaratangan ng kanilang ina sa kasalanang di niya naman ginawa. Asan si Doña Teodora? Pinagsabihan ni Pasiano si Rizal na di maaaring gamitin pa ang apelyadong Mercado dahil sa malapit sila kay Padre Borgos. Ay pinag-initan din sila at simula noon ay Rizal na ang kanilang apelyado. Ipinamuka ng mga Espanyol na utang ng mga Pilipino ang edukasyon at kaalaman sa kanilang mga Espanyol. Sa pag-aaral ni Rizal sa eskwelahan ng mga Espanyol ay kanyang namulatan na hindi talaga pantay-pantay ang pagtrato sa mga tao. Nang makalaya si Doña Teodora ay nakapagtapos ng sekundarya si Rizal. Para kay Rizal, hindi pa sapat ang kanyang kaalaman, kung kaya't nabanggit niya ang nais niyang magpatuloy mag-aral sa mataas na edukasyon. Hindi ka na dapat pang mag-aral, Pepe. Sapat na ang iyong kaalaman. Pero Nanang... Hindi! Mapupugutan at mapapahamag ka lamang sa iyong gagawin. Nang hinayang si Don Francisco, kaya't pinagpatuloy niya sa Universidad ng Santo Tomas si Rizal sa kursong Pilosopiya at Panitikan. At makalipas ang isang taon, nalaman ni Jose na nabulag ang mata ng kanyang ina at nagdesisyong kumuha ng medisinang kurso. Nakilala ni Rizal ang kanyang unang pag-ibig na nagngangalang Segunda Katigbak
ang isa sa mga kasamahan ng kanyang kapatid na si Olympia sa dormitoryo. Ang kapatid naman ni Segunda ay siyang kaibigan ni Rizal at sabay pa nilang iginuhit si Segunda. Inilarawan ni Rizal si Segunda na may matang minsan ay kumikislap at nangungusap, may ngiting nakakagayuma. Hindi man siya ang pinakamagandang nakita kong babae, ngunit kailanmay ay hindi ako nakanilay ng higit pang kaakit-akit. Masinop na plinano ng kapatid ni Rizal na si Pasiano ang pagpunta nito sa Europa at ipamana ang pangarap na dapat kay Pasiano. Isang pangarap na ipinagpalit sa obligasyong pangasiwaan ang kabuhayan ng pamilya. Linaw na ang ating usapan na pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina. Kuya naman! Maiiwan ako dito para alagaan si Nanang at Tatang. At papangalagaan ko na rin ang ating batirin. Hindi na muna rin ako mag-aasal. Pero bakit ako ba? Hindi ba mas nararapat na ikaw ang pumunta ron? Dahil ikaw ay makikinabang sa pagpunta mo sa Europa. Doon ay malaya mong maisusulat ang nangyayari sa ating bayan. Kuya naman, hindi pa ako handa. Pepe, di lang ako ang nagpasya nito. Pinag-usapan na namin itong mga kapanalo. Ay kailangan niyang pumunta ng Espanya nang walang makakaalam maski ang kanyang ina. Sa Madrid, sinimulan niyang isulat ang kanyang nobelang Noli Me Tangere. Layunin ni Rizal sa kanyang pag-uwi ay gamitin ang kanyang natutunan sa mata ng kanyang ina. Si Rizal ay masayang kinakausap ang kanyang ina at mga kapatid habang isinasagawa ang operasyon sa kanyang ina. Panay pagmamalaki at kapilyuhan ang kinukwento nito. Matagal nang may dinadamdam si Nanang sa kanyang mata. Ayaw niya lamang magpo-opera kung hindi lamang ikaw. Hayaan mo, Nanang. Alam ko naman sa puso at isipan mo na ako'y gusto mong makapagtapos. Kaya ngayon, ang pinapangako ko, pagagalingin kita, aking ina. Kung puro kasamaan lamang ang aking makikita, mas gugustuhin ko pang mabulag na lamang. Unang nasilayan ni Rizal ang isang dalagitang Hapones sa pagbisita niya sa Japan. Si Usisan ay nasilayan niya sa pinagtatrabahuan nito at agad nang nahumaling sa kanya si Rizal. Konnichiwa. Konnichiwa. I would like to introduce myself. My name is Usisan. And what is your name? My name is Usisan. What a wonderful name. Konnichiwa. I would like to introduce myself. My name is Usisan. And what is your name? My name is Usisan. What a wonderful name. Inahal ngang tunay ni Usisan si Rizal. Tinuruan ni Usisan si Rizal ng mga salitang Hapones at paggawa ng skulptura. Ayon kay Rizal, siya lamang ang nagparamdam ng ganong pagmamahal sa kanya. Ngunit sila ay nagtapos dahil sa misyon ni Rizal. Kita ni Rizal ang hindi pantay na trato sa mga Negro sa Amerika. Dakilang bansa ang Amerika, ngunit walang tunay na kalayaan ang mga tao lalo na sa mababang estado nito. Di pwedeng maikasal ang mga puti sa mga Negro. Dito ay mayroon siyang nakilalang dilag na tumulong sa kanyang mga likhaing sining na si Gertrude Beckett. Isang magandang dilag na nahumaling kay Jose Rizal. Sa kanyang pagpunta sa London, ay natagpuan niya ang libro ni Antonio Morga at gumawa ng anotasyon dito. Ang pinakamatagal na minahal ni Rizal ay ang magandang dilag na si Leonor Rivera. Napakarami nilang masasayang alaala na lagi niyang inaalala sa bawat oras at kahit saang lugar man siya mapadpad. Lungkot na balita ang natanggap niya kay Leonor Rivera. Ang kanyang kasintahan, sa higit na 11 taon na naging tapat sa kanya, ay magpapakasal na sa isang Ingles na nagngangalang Henry Keeping.
Nagpunta si Rizal sa Belgium para ilimbag ang kanyang ikalawang nobelang El Filibusterismo. Ngunit sa kasamaang palad ay kinapos siya sa pera. Sa kabutihang palad naman ay pinahiram siya ng kaibigan na si Valentina Ventura at si Jose Baza naman ay pinahiram siya ng perang pamasahe papuntang Hong Kong. Nakapuslit papuntang Hong Kong si Pasiano at Don Kikoy. Doon ay sila'y nagalak at labis na natuwa nang makita nila ang isa't isa. Si Don Francisco at Pasiano ang unang nakasama ni Rizal. Sumunod na pinag-initan ng mga Espanyol ay ang lola ni Rizal na nagngangalang Doña Lolay. Siya ay pinaratangan na gumamit ng maling apelyedo kaya siya ay naresto. Mula Maynila, pinalakad siya ng 5 araw hanggang sa Santa Cruz. Isipin mo na lamang na isang matanda ang pinalakad na 104 na babae ay maglalangkad sa kalye. Napakahirap maisip. Kinalaunan, pinakawalan ng Gobernador Silio sapagkat naawa ito sa kanya at sila ay nagkita-kita at nagsama ang pamilyang Rizal. Di nagtagal ay pinahintulutan na ding bumalik sa Pilipinas si Rizal. Alam niya sa katagalan nito ay madilim na bukas ang kinakaharap nito at patuloy itong didilim kung hindi niya masisilayan ang araw sa kanyang inang bayan. Pinatapon siya sa dapitan at dito ay nanalo siya sa lotorya at bumili ng lupa sa Talisay. Nagpatayo siya ng klinika at nagtatag ng maliit na eskwelahan. Ito ay nakilala niya ang kanyang huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Sinamahan ni Josephine Bracken ang ama-amahan nito upang magpagamot kay Rizal sapagkat kilala ni si Rizal bilang mahusay na doktor noon. Sila ay madaling nahulog sa isa't isa at sila din ay nagpasyang magpakasal ngunit hindi sila binaspasan ng simbahan. Kanilang relasyon ay nagbunga ng bata ngunit hindi rin ito nabuhay. Sila ay kinasal sa 2 oras bago ang pagpatay kay Rizal. Dahil nga sa pagiging kilala na nobela ni Rizal, ay siyang nagpa-aresto sa kanya. Malungkot at umiyak ang kanyang mahal sa buhay dahil dito. Hanggang sa dumating ang araw na ikinagulantang ng lahat. Thank you.
I do, 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 I do,